Ang hanap nyo ba ay forever at the one na dinarasal? Naku, panoorin ninyo ang kwentong ito na tiyak ay kapupulutan ninyo ng mga tips galing pa mismo sa mga sikat na celebrity na unexpected daw ang pagkahanap sa kanilang mamahalin. At huwag ka ha, dahil sa simbahan ng tuloy ng mga lover na tinadhana. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik. Naku, baka pwede pa kayong makahabol ngayong wedding month. The search is over na sa kanilang Finding True Love. Naaalala ko, when it rains, it pours. Lalo na ngayong buwan ng Hunyo, kahit na maulan, usong-uso ang kasalan. Especially sa mga nakahanap ng kanilang the one. Meet our sexy couple. Kinaiinggitan ng marami, lalo na sa kanilang mga posts sa social media. Alamin natin ang neighborhood love story nina Mr. and Mrs. Derek and Ellen Ramsey. From kapitbahay to my bahay. Real quick. Dali lang ha. Huwag sa kabilang bahay. Okay? So for forever na talaga, Derek Ramsey and Ellen Adarna Ramsey. Ayan. Alam mo, walang makapaniwala na si Derek ay mabibing Whitney naman. At lingid sa inyong kaalaman, hindi daw siya playboy daw. Naniniwala ka, hindi siya playboy? Yeah. I wouldn't marry him if he was. Nakilala bilang most eligible bachelor ng bansa sa mahabang panahon si Derek. Isa rin sa pinaka-in-demand na product endorser at leading man sa industriya. Kaya, no doubt, ultimate hunk si Derek na pinapangarap ng mga babae. Si Ellen, kilalang anak ng mga negosyante sa Cebu. At dahil sa kanyang kagandahan ng katawan at mukha, pila balde ang manliligaw. Walang mag-aakala na sila palang dalawa ang magkakatuluyan. Eto na, nagkakilala. Very briefly, magkapitbahay talaga kayo? Doon kayo nagkakilala? Yes, temporarily she was living here. Oh. 10 houses down. Literally, like, walking distance. I was supposed to be here only for a month. Yeah. To work, to tape. And then I never went back home. Ay? I never went back to Cebu. Minsang binansagang pambansang playboy si Derek, pero hindi ito ikinabahala ni Ellen. Agad na nagsama ang dalawa sa iisang bahay. Hindi ka natakot na may reputation si Mr. Pogi na playboy, babaero daw? No, same with him. Like, I had no doubts. And because I found myself, I did the inner work, so I found him. Talaga. Yes. And I'm confident ako. And he knows that, like, if magluloko-loko ka, goodbye. Makalipas ang dalawang buwan, nako, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Derek. Kasabuat ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Nag-propose siya kay Ellen. Na magpo-propose na siya? At that day, no. But I knew it. Kasi mentioned to me na I'm going to marry you. We talked about it. So I knew it was coming, but I just didn't know it was going to be that day because ang galing ng pagkaplano niya because may acting pa. Nasira yung aircon, ganun-ganun. Ganito ko kasi sira yung aircon. And then, pagdating ko dito sa house, it was surprise after surprise after surprise. So, wala na akong time to think, oh my God, ito na yun, magpropose na siya. Oo. Mula kapitbahay, si Ellen naging may bahay at naging ganap na Mrs. Ramsey. Husband and wife. At para kay Derek, ginawa niya ito dahil si Ellen ang nahanap niyang one true love. How did you know she was the one? No doubts. If you have doubts, don't do it. Don't do it. Okay. Like I said before, I was ready. Hindi na ako magpapakasal. But then when I met Ellen, all I could think of was a life with her. Sa ngayon, busy sila sa kani-kanilang mga endorsements at negosyo. Ngayon, he will start building his new house of dragons. Lahat sila mga dragon at ang susunod nilang baby, sana maging dragon din. Yes. Congrats for finding the one. Kung ang love story ni na Derek at Ellen naging mabilis ang happy ending, sina Diego at Angela Castro inabot ng 20 years bago nagpakasal. 20 years?
years before you decided? Yeah. Actually, he proposed mga around 2014. No, 13. 13. Yeah. But, you know, a lot of things happened. His parents died, tapos the pandemic, and, you know, the kids are growing up, everything. So, parang, we were just, you know, living our lives. Everything was put on hold. Oo, wala, di na namin pinag-uusapan. At dahil tumagalang kanilang kasal, ang kanilang anak, imbis na ring bearer, aba siya na ang naging best man. Talaga bang kahit na 20 years na kayong magkasama, you will still decide to end up together na kayo pa rin? Hindi kayo nag-isip na iba naman? I didn't want to give up. So I really want, yeah, there were times na syempre yung age difference namin is 9 years. And then eventually, you know, what got us, stronger was our faith. Naging susi din ng kanilang matibay na pagsasamahan ang mga payo ng pumanaw na ama ni Diego, ang aking kaibigan, ang dating newscaster na si Angelo Castro Jr. Sa tingin mo, yung bilin sa'yo ng dad mo ang talagang nagtulak sa'yo na she's the one, she's the one. I was making landi with her na she's the one because it was different for me. I didn't want to go out with other people anymore. I stopped making gimmick unless it was her. Iba, I was inspired. Pero sigurado kang decision mo ito, hindi decision ng dad mo. No, it was my decision, pero it's just things coming into play. Oh. Na building up my strength to really say, tama, she's correct. The one na. Correct. Sa pamilya naman ni Angela, hindi agad natanggap si Diego dahil noong nililigawan siya ay may 3 anak na si Diego. At si Angela, 19 anyos pa lang noon. I was just starting my life then, so my mom didn't like him. As in, it was really, parang it was him and mom, me against sister, the world. Parang everyone ganon, didn't like me, yeah. Yeah, didn't like him. But eventually nga, when our son was born, okay naman na lahat. And Diego naman proved it to them na responsible naman siya sa akin. Talaga. So, ngayon, mas kakampi pa siya ng mama ko over me. Pinatunayan ni Diego at Angela na sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Knowing na in every challenge na haharap niyong dalawa, alam mong both of us are gonna be with each other. Parang ganun. Oh, wow. Katulad ni na Diego at Angela, na hinulma ng panahon ang pag-iibigan. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All 3 actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako soap. Ang hot couple na sina Aubrey Miles at Troy Montero. 18 years din ang hinintay bago tuluyang magpakasal. Bakit naman kayo naghintay ng 18 years? I think it's my fault. Feeling ko kasalanan. Really? Yeah, I think. Kasi I'm... Oh, at least. Never heard this before. Oh, you never heard this before, ha? Huh? Okay, bakit? Bakit? Feeling ko napifeel niya na hindi pa ako ready. Na parang napifeel ko na alam niya kung time na it's not time to propose yet. Diba? Tama ba, ha? Huh? I'm like to... Actually, parang may vibe na... Hindi siya ready, and then it just kind of stuck. Noong 14 anyo si Aubrey, iniwan sila ng kanilang ama. At ito ang isang dahilan kung bakit hindi siya naniniwala noon sa kasal. Hindi ka rin naniniwala sa kasal? Hindi ka naniniwala? Because sabi mo, you came from a broken family. Oo. Until now, parang for me, nung time na before kami magpakasal, sabi ko, alam mo ang purpose nito, I know, I can feel it na ikaw na talaga. Because there's no one, wala akong naisip, I can see my future. The papers, ano bang point niya? Pero eventually, sabi ko, you know what, why not? You know? It's a plus for me. It's good. And then, I want to stay forever with you. Walang masama kung magpakasal kami. Who eats popcorn? Kahit na may kaunting tampuhan noon, hindi na big deal ito sa dalawa. Pampaspaisa pa daw ito ng relasyon nila. Lalo na pagdating ng kanilang anak na si Rocket, na natuklasan nila mayroong kondisyon ng tawag ay autism. Finally, babae! Ayun. Pero sabi nga natin, ang buhay ko minsan masaya pero hindi perpekto, may kondisyon si Rocket. Pero tingin ninyo, si Rocket talaga ang parang senyales galing langit na, hoy, mag-asawa na kayong dalawa. Hindi naman siguro. Not really? Oo, hindi rin. Hindi ko masabi na ganun. Pero,
iba yung feeling na nagkaroon kami ng daughter dahil talagang wish ko na. And si Rocket, you know, siguro yung sitwasyon na ganyan, may autism siya. Pero iba yung parang feel ko normal na siya sa akin. Ganon. Yes. Diba? She doesn't feel any, hindi siya pabigat. Hands-on ang dalawa sa pag-aalaga kay Rocket. Katuwang din nila sa pag-aalaga ang dalawa pa nilang anak na sina Maury at Hunter. May tuturing na nilang perfect ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang one big happy family. What made you tell yourself she is the one? I hoped she was the one early on. I was hoping she's the one. I was hoping na she would think I am the one also. Kasi I saw na yung potential together could be really something great. I was just hoping that we would make it last. And you, how did you know si Troy yung the one? Siguro nung before kami mag-live-in, before we really decided na magtumira man sa isang bahay, sabi ko, you know what, I can live with this guy and my family loves him. And then he loves Maury. Tapos minsan, saka ano siya, super lahat bigay. Parang lahat na ng kung ano meron siya, he gives it to me, to my family, to Maury. So sabi ko, oh, he'll be a good father, husband, or partner. Walang eksaktong panahon, lugar at oras. Kung pag-ibig ang ating pag-uusapan, wala ring perfect formula para makahanap ng the one. Dahil hindi mo nga raw mapapansin ang pagdating ng iyong forever. Pag meant to be, meant to be. Kaya huwag magmadali, huwag mainip. Dahil malay mo, nasa tabi mo lang ang iyong one true love. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.